Isang maulang araw mga kamanokski. Ngayon ay September 15, Tuesday, maulan. Kaya mag-a-advance na lang tayo ng ating topic. Para sa aking ka-group chat na si Hipolito Nepomuceno, problema niya ito at problema ko rin ngayon. Ang topic natin, egg laying stops. Huminto yung pangingitlog ng ating mga alaga. Bakit humihinto ang pangingitlog ng ating mga kamanokski, ang ating layers? Dati naman, okay, wala tayong binabago sa sistema natin. Pero, nagawa pa rin niyang huminto. Ito ang mga dahilan at pwede nating masolusyonan yung ating mga problema na ito. Isa, number one, pwede matanda na siya, ikal na natin. Ikal na natin ang ating mga manok kapag ka 2 taon na. Kung layer siya, ito yung sa breeder. Then, kung matanda na siya, alisin na natin. Isa pang dahilan, ba't inaalis natin yung matatandang mga manok? Kasi carrier na sila ng sakit. Mas maganda, alisin na natin. Number two, naghahanap tayo ng itlog. Baka naman native yung ating alaga, mga kamanokski. Kung natin hinapan niya, nasa anong average siya, 60 yata yun. Ganun lang iniitim niya sa 1 year. O pagka talaga incubator, nasa 120 ang kanyang itlog. Ang pinag-uusapan po natin dito ay mga free range. Yung layers na pinahitom natin, yung hindi po native ha. Ang pinag-uusapan natin dito, yung mga Rhode Island, Australorp, Plymouth Rock, yan po yung pinag-uusapan natin. Isa pang dahilan kung bakit din nangingitlog ang ating mga alaga, kasi may sakit. Ikaw man ang may sakit, hindi mo kayang mag-produce. May sakit yung ating alaga. Kailangan mag-recover muna siya at pagtsagaan natin gamutin. Kung ayaw gumaling, atayin na natin. Pwede pa ang maging dahilan ng hindi pangingitlog ng ating mga pre-range chicken dahil hindi naman po talaga nangingitlog araw-araw yung mga free-range. Minsan naglalakto yan, 5 beses isang linggo yan, pumangitlog. At meron po talaga mga breed naman na nangingitlog araw-araw. Yun yung mga decalb white, leghorn, yan magaganda po talaga. Pero naabot din nila mga nasa 90%, 95% din. Ma-absent din sa pangitlog. Ang pinag-uusapan po natin dito ha, yung tangina, sinabi ko, yung mga Rhode Island, Plymouth, ng Australorp, yung ating pinag-uusapan free range dito. Hindi po yung mga leghorn. Pwede pang dahilan ng hindi pangitlog ay molting na season. Molting, yan, nangungulag. Ang molting season ay mag-i-start siya ng June hanggang August. Minsan inaabot pa hanggang ngayon, September na. Ayun ako, may inaabot pa nga. Yun po ang problema ng aking mga manoks. Yun, nag-mold siya. Ang dami pa namang order, sayang. Ay, ganun talaga. Ay, natural naman yung nag-mold siya yearly. Sinasabi ng mga dalubhasa sa mga manok, 6 weeks hanggang 12 weeks. Yan, matagal siya. Halos yung buong June, July, August, yan, medyo umihina po talaga, minsan wala. Kasi ngayon nga po yung molting ang dahilan. Tapos, ang pwede pang maging dahilan pagkatapos ng molting, yung sudden change of weather. Yan, pwede din yan. Pag malakas ang ulan, yung maingay yung bubong niya, syempre, magugulat yan, may stress na siya. O kaya biglang lalamig, biglang iinit. Nawawala sa kondisyon yung kanyang katawan. Kahit nga tayo, pag mainit na mainit, tapos biglang uulan, naku, gusto mo na magkulong sa kwarto at mag-ergo. Yun. Kaya yung mga mayayamang kumpa dyan na may mga layers, nakikita nyo sa YouTube, naku, yung kanilang mga layers, naka-aircon. Para walang stress, talagang smooth na smooth. Ang kanilang yung buhay nila, relax lang ka-aircon. Itlog lang sila na itlog at kain ng kain. Baka naman mga kamanokski, yung ating mga manok, stress, ini-stress mo. Yan, malawo kasing usapan niyang stress eh. Parang sa tao, stress. Sa may mahingila sa kapitbahay, stress na. Nagsiga yung kapitbahay, stress na. Ang manok, madali din siyang ma-stress. Kaya kailangan stress-free ang ating mga inaing manok. Malamok yan ha, yung stress ha. Pwede din pabago-bagong pagkain ng ating mga alaga. Lagi ka na lang nag-iiba ng pagkain. Siyempre, ang kondisyon ng katawan niya, may iba din no.
Kaya dapat pagkain natin permisyon. O kaya naman, baka na malagaantay tayo ng itlog sa ating mga manok, ang pagkain niya ay basura ng kapitbahay na tinatapon at saka darang. Siyempre, pag wala sustansya, paano na kung magkakaanak noon? Ay, magkakaitlog noon. Walang ganun, Mars. Kung gusto mo ng itlog, pakainin mo ng masustansya yung ating mga manok, ha? Mas masustansya, mas maganda. Pag nagbakuna tayo, isa pang dahilan yan. Naku, yan ang nangyari sa manok ko. Nagbakuna ka, hinuli ng mga anak ko. Talaga mga anak ko, hinuli. Tsaka pinatakan sa mata dahil may pestihan nung dati dito sa Pampanga. Si Miss San Luis, meron na daw doon. Kailangan magbakuna. Naku, ayan na. Matras na, pero kayo nangingitlog-ngitlog na. Mga isang linggo na, ayun, medyo siguro nag-okay-okay na. Pagbabakuna ay mas maganda sa tubig na lang pag malalaki na. Pag mga bata yung ating babakunahan, pwede natin uli. Pero pagka mga layer na, naku, ang pinapayo ay huwag nang bakunahan ba? Hindi, babakunahan pa din. Kung hindi naman live vaccine yung ating ginagamit, umurahin lang, regular tayo magbabakuna. Sa inamin na lang ha, huwag nang mag-experiment. Huwag niyo nang gayahin ang ginawa ko, kailangan sa tubig na. Tapos, pwede pang dahilan ay kulang sa pagkain. Naku, ikaw naman eh, kung pakiin, nakakain mo naman eh. Ay ano lang, budbud lang, ay talaga, hindi siya mangingitlog. Dapat makakain ang ating mga manoks ng 110 to 120 grams per day per bird. Yan, tandaan po natin ha. O pwede din naman ang dahilan ay may mga predators, may pusa, kinain ng manok, patay. Dinaga, patay. Inaso, patay. May magnanakaw, naubos, wala tayong antayin itlog. Pag gano'n, ninakaw ni Hela na tayong itlog, ninakaw ni manok. Ngayon, pwede pang dahilan. Yung sinasabi sila, pecking order eh. Magulo kasi kulungan kapag yung anda-anda na hindi magkakabats. May pecking order pa sinasabi sila. Pwede din yon. Bagay, magulo talaga. Yung native nga, sinama mo rin sa mga pre-range natin, native. Nako, ang gulo-gulo. Ang gugulo ng pugad. Nakakainis. Kaya, yon, dapat hindi sila naguguluhan sa kanilang pugad. Tapos, yung isa pang dahilan, pabago-bago yung schedule mo. Ang gagawin mo sa manok, dapat di kahon. Rutinary, yan ang gusto ng ating mga alaga, rutinary. Ayaw niya nang biglang nababago. Huwag magpapapasok sa kulungan ng di nila kilala. Ano na, huwag papapasukin. Pag di nakilala ng ating mga manokski, huwag papasukin. Huwag gawing playground ang ating poultry. Kaya nga poultry, hindi playground. Yung vitamins, siyempre dapat may vitamins. At yung calcium, huwag kalimutan. Kailangan niya para maganda yung itlog mo. Tapos, yung baka may problema tayo doon sa ating pugad. Ang pugad natin ay ang ratio, isang pugad sa tatlong manoks. Dapat po yan ha, huwag kalilimutan, regular na deworming. Sa pa yan? Ako, every 3 months, nag-deworm ako. Dapat kailangan talaga yung deworming. Tapos, pwede bang idagdag natin dyan ay probiotics at saka malunggay ang po gamit ko. Yung vitamins ko, yan lang po ginagamit ko. Okay naman po siya. Ang problema ko lang ay sa calcium kasi hindi pa ako makapagtimpla. Kailangan ng supang puro, hindi yung supang may hanong ng kemikal. Tapos isa pang pwedeng maging dahilan ng pag-atras ng ating itlog ay yung inumin. Baka nawawalan tayo ng inumin sa kulungan. Dapat ay nakababad ang ating inumin. Sa kulungan. Diba siya, lagi po may tubig ha. Tapos, isa pang napaka-importante sa lahat. At huwag niyong kalilimutan na magdagdag ng ilaw. Kailangan po ay 16 hours yung maliwanag. Kaya magdadagdag tayo ng 4 na oras. Kung hanggang gabi ka, alas 10 ka matutulog. Alas 10 ng gabi, mapatay mo ng ilaw. Ano po ha, huwag kalilimutan. O kaya, iba naman ang ginagawa sa umaga sila ng bukas. Pero ako hanggang alas 10 ng gabi. Magkalilimutan yung mga bilin para mga itlog. Para po ang ipaiksi natin yung aking pinagsasabi.
summarize dati, may chilang naman ito dapat eh. Dapat lang may kwento. Ang dapat ang ating manoks ay happy and healthy and light and pagkaganyan kasi siya, stress-free siya. Happy, healthy, may ilaw, stress-free. Pagkaganyan ang ating mga manoks ay naku, mangingitlog siya. At kung ayaw pa rin niyang mangitlog, katay na natin. Joke lang. Ano po, mga kamalokski, sana po nasagot yung ating mga problema, yung mga dahilan kung bakit ayaw mangitlog ng ating mga alagang layers. Sana po nakatulong ang aking video at tsaga-tsaga lang sa pag-aalaga. Darating din niya, kikita rin tayo dyan, mga kamalokski. Happy farming! Farming, mga kamalokski! Happy farming! Happy farming, mga kamalokski!